First ba o second vocal plane? Sa video ito, alamin natin kung anong meron sa dalawang ito. Diyan lang kayo. Ang dalawang scope ko rito, first vocal at second vocal plane. Ito yung first vocal yung nakakabit. Ano ba pinagkaya ba ng dalawa? Alas wala eh. Wala. Hindi naman. Pinagkaya ba lang talaga itong reticle? Sa loob ng scope na to may tubo dito sa loob o yung erector system na tinatawag. So, yung ito, itong first vocal plane na to, ibig sabihin, yung reticle niya, nandito sa harapan. Kadalasan, glass-it siya o naka-engrave sa salamin yung crosshair. Unlike sa second vocal plane, nandito naman sa likuran, sa misilipan, yung crosshair. Dito sa second vocal plane, kung ano yung size ng reticle mo o ng crosshair mo sa low magnification, yun din ang size niya sa high magnification. Hindi nagbabago yung reticle ng second vocal plane. Unlike dito sa first vocal plane, pag nasa low magnification ka, maliit yung crosshair mo. At habang ina-adjust mo siya sa maximum power, palaki ng palaki itong crosshair. So yun lang, medyo asting nga lang silip dito sa sa first vocal plane. Bukod doon, wala na. Kadalasan feature nila, mayroong power setting at adjustable parallax setting. Nakakaiba na lang sa harap o sa gilid. Sa mga pala napasin ko dito sa first vocal plane, pagka nasa low magnification ka, masyadong payat yung crosshair niya. Kaya pag nasa dark area ka o dark yung background, mayroon pong makita itong reticle o crosshair, masyadong payat. At pagka nasa high magnification ka naman, sobrang taba na ng crosshair. Advantage lang noon, yung hash mark mo hindi nagbabago ng spacing. Ibig sabihin, nasa low magnification ka o high magnification, true pa rin yung spacing ng dot mo. MOA man yan o mil dot. Unlike dito sa second vocal plane, gawa nga na hindi nagbabago yung size ng reticle mo, papalong magnification na high magnification, ibig sabihin yung spacing ng dot, doon sa dinadaan niya magnification, hindi true. Kaya yung spacing, alam ko, ang pinaka-true lang niya yung sa highest magnification. Kung ako papabiliin nyo, ano ba mas maganda talaga? Itong first o second focal plane? Para sa akin kasi quality pa rin yung gusto ko. Ibig sabihin, kung pipiliin mo yung first vocal plane at makukompromiso naman itong quality niya, pag piniit mo yung masisira agad itong mga takip o yung glass ay malabo, wala rin. O kaya, nagbabago-bago yung zero niya, mas pipiliin ko pa itong second vocal plane. Pero kung ang maker nito ng dalawang scope na ito ay parehas lang, sa isang company lang ng galing, mas pipiliin ko yung first vocal plane. O magandang experience din natin magkaroon ng first vocal plane. Pero mas mataas yung presyo nito kesa sa second vocal plane. Kung parehong brand yung, magkasing level na brand yung bibilin mo. Ngayon, yung salitang mura, relatibo kasi yung word na mura. Bakit ko nasabi yun? Ibig ko lang sabihin, example, may cellphone ka. Itong cellphone mo ay branded. Sabi mong Samsung o iPhone. Example, bili mo siya sa lang around 10,000. Example lang. Tapos ito yung isang brand na Chinese yung pangalan o Chinese yung may gawa. Na lahat ng feature ng cellphone mo ay nandun din naman sa brand na isa. Nga lamang, mas mababa yung presyo niya. Ibig sabihin na sa halip na 10,000 mabayaran mo, kalahati lang 5,000. Pero yun nga, kaya masasabi mong mura. Yan, hindi siya mura. Ang 5,000, hindi naman mura yung 5,000. Maraming pera din yon. Pero pagiging relatibo, mura na yon. Dahil nga lahat ng features na isa, nandun din sa isa. Ang ibig ko lang sabihin, first vocal plane, mabibili natin siya sa murang halaga o mababang halaga. Sabihin na natin, kung ang first vocal plane ng magagandang brand ay naabot ng 10,000-15,000, gano'n. Itong mga Chinese-made na scope na first vocal plane, mabibili lang natin sa around 5,000-7,000. Kaya kung sasabing mura. Glass edge din naman siya. O ibig sabihin, yung reticle niya, naka-engrave na doon sa salamin. At lahat ng feature, nando rin naman. Kaso nga, sa
branded na Nescope, yung rigidness nandun pa rin. At saka itong clarity ng glass. Yun yung unang binabayaran natin sa mahal Nescope. Clarity ng glass, pagiging rigid niya, at saka yung mga internals nito. Unlike doon sa mga mababang presyong brand, meron niyang kompromiso, medyo mahina internal, ganun. At tanda natin, kahit anong linaw ng glass mo, kung hindi siya makaka-hold ng zero, eh baliwala rin. Kaya kung ako papipiliin, doon ako sa siguradong matibay at maaasahan ko at hindi nagbabago yung tama, reliable lahat ng components. Yun lang.